So welcome nga mga idol sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Sa pang-una nga nating pag-uusapan, itong tungkol sa Boston Celtics at sa kanilang shooting guard slash point guard na si Marcus Smart dahil siya nga ay bumalik at nag-agree sa kontratang 4-year 77 million na extension mula sa kanyang team na Boston Celtics. Ito nga si Smart mga idol ay nag-average ng 13 points per game last season, 3.5 rebounds at 5.7 assists. At halos nga sa kanilang mga laban ay naglalaro nga siya sa point guard position at hindi sa kanyang natural na shooting guard position. Kaya nga't ngayon, nabalita nga na ito nga si Marcus Smart sa parating na season ay inaasahan nga siya na maging starting point guard ng Boston Celtics. At syempre mga idol, diba, napakagandang balita yan para kay Marcus Smart. Magiging starting point guard nga siya ng kanyang team. Pero kung magandang balita yan mga idol kay Marcus Smart, hindi naman niya magandang balita sa kanilang bagong player na si Dennis Schroeder. Dahil alam naman natin mga idol, diba, na gusto nga ni Dennis Schroeder na maging starting point guard. Nung bago pa nga siya maglaro para sa Los Angeles Lakers, na-request niya na nga na gusto niya nga daw maging starting point guard nila. Dahil nga daw na palagi na nga lang daw siyang off the bench sa kung saan siyang team mapunta. At yon ay tinupad niya ng Lakers. Pero ngayon, after nga ng kanyang kamalasan na tumanggi sa 84 million na kontrata at nauwi sa 5 million na lang, isa muling kamalasan nang naranasan nito ni Dennis Schroeder. Dahil mukha ngang malabo siya na maging starting point guard ng Celtics mga idol. Ito't binaligta nga na si Marcus Smart ang expected nga nila na maging starting point guard sa parating na season na ito. At itong si Dennis Schroeder, balik sa kanyang kinakaayawan na off the bench na naman. Pero sa tingin ko nga mga idol, si Dennis Schroeder ay perfect off the bench dahil nung last time nga siya na maglaro off the bench bilang 6th man ng OKC Thunder, siya nga ay pumangalawa sa botohan pagdating sa 6th man of the year. At nag-average nga siya ng halos 19 points per game at nung nag-start nga siya sa Lakers, nag-average lamang siya ng 15 points. Kaya nga mga idol, sa tingin ko na si Dennis Schroeder talaga ay parang perfect player off the bench, perfect player bilang maging 6th man ng isang team. At hindi rin naman ganun kalakihan mga idol ang diferensya ng mga minuto na kanyang nilalaro kung siya ay off the bench or starting point guard. Dahil nung sa OKC, 30 minutes nga ang kanyang in-average nun off the bench. Tapos nung sa Lakers, 32 minutes lang naman ang in-average niya. So 2 minuto lang ang diferensya. Hindi naman din ganun kalakihan. At tanong ko sa inyo mga idol, sa tingin nyo ba ay nung si Dennis Schroeder ay maganda nga bilang off the bench player or mas maganda na mag-start nga siya bilang point guard sa isang team? I-comment down below nyo lang ang inyong opinion. At para nga sa ating huling balita mga idol, tungkol ito sa team ng Chicago Bulls dahil mukhang hindi pa nga rin sila tapos sa pagpapalakas ng kanilang team. Dahil ngayon, lumabas nga ang balita na interesado nga daw sila sa isang power forward na may tira sa labas na si Maxi Kleber or Kleba. At balak nga nila mga idol na i-trade ang kanilang young player na si Lauri Markkanen papunta nga sa team ng Dallas at papalit nga ng Mavericks ang kanilang power forward na si Maxi Kleber. Kung hindi nyo nga alam mga idol, itong si Kleber ay nag-average ng 7 points per game last season pero 41% sa 3-point line at 92% naman halos sa free throw line. So magaling ngang player ito pagdating sa kanyang shooting. Kaya nga't ito, interesado ang team ng Chicago Bulls. So yun nga mga idol ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating mga balitang NBA. Yun lamang. Bye!